administration of business operations, change management, customer orientation, and service culture. Yan po yung gusto kong i-share sa inyo. In terms of leading, it covers the requirement of a team player and potential leaders. So tayo pong mga center managers, we are not just managers. We are team players and potential leaders who influences others to act efficiently and effectively. So ang unang-una po, I heard earlier na some of you have not started your center yet. So ang unang-una po, you have to have a core group. A core group will help you to make a smart plan. So alam na naman natin po yung smart, diba? Specific, measurable, attainable, reliable, timely plan. So even if the center managers are heroes, hindi po pwede na mag-isa lang yung center manager natin dun sa center natin, sa Tech4ED center natin. Kasi we need manpower. So like as Director Tess have mentioned earlier, we need knowledge workers, will be our trainers, coaches, or mentors. Then we need IT personnel, syempre, who will do the hardware servicing of our center. And also, administrative staff. In our case, yung mga knowledge workers po, administrative staff na rin. So we are practicing yung multitasking din. Then, depending on the operation of your center, how long that will be, the number of manpower that you will have. So your core group will help you decide on your business hours. So yung administration of business and operations na po tayo. So like in my case, in Mauban, we operate every day from 8 in the morning until 9 in the evening. So that is including Saturday and Sunday. So because of that, we have 10 manpower. Kasama na po the utility. Para naman may bibili ng pagkain ng mga knowledge workers natin. No? So, ito yung isa sa mga dapat i-craft ng ating core group and should be supported with a sangguniang bayan resolution or ordinance. Then, the core group also has to decide on your business operation if your center will be for free or may bayad. So when I started, I benchmarked with other centers or we benchmarked. Kasama ko po ang aming mayor na yun, si Mayor Marita Lamas, kalapakin na yun. Hindi pa po siya mayor noon 8 years ago. Kasama ko na po siya na nagpunta kami ng Tayabas kay Sir Marvin. May pinuntahan din kami nang sa Manila. So nag-benchmark po kami. And we realized that some centers na libre lahat, pagdating daw ng Burmans, wala na silang 4MOOE. So kapag nagsira yung mga printers nila, walang mapagawa, then wala na rin silang papel and all. So we decided that in Mauban, our center has to be sustainable. So we asked for 7 pesos per hour for internet or computer access and 1 peso every page of printing. So we needed assembly and buy-in ordinance for that, so that we can collect fees, and the fees are transmitted to the Municipal Treasurer's Office for our trust fund, as our trust fund. Then yun po yung ginagamit namin for our business operation, like kapag bibili kami ng printers, supplies, and even attending knowledge exchange conference. That's why we are 7 from Mauban, because we have money. So that came from our income. And also, we are following the same auditing rules and procedures set by COA. So, importante po yun. Ha? Huwag po natin basta gagalawin yung pera. Kailangan sumusunod tayo sa mga patakaran ng gobyerno. Okay, and we continue in researching what are the needs in our community for our business operation. In terms of change management, we all know that change is inevitable. We cannot control that. So it can happen anytime. For us, we believe that we need to make our center become everyone's need in our community. I said everyone po, kasi di ba, inclusive for growth tayo. So dapat lahat din sila ma-feel nila na kailangan nila yung center. That's why yung mga services namin,
dependent dun sa needs ng aming community. And so, dahil kailangan nila yung community center, hindi po ito basta pwedeng ipasalan. Actually, there was a time before when I was asking or we are conducting some research and we were asking some students or some members of the community, we were asking, what will we feel if the Mauban e-learning bill closes? Sabi nila, hindi daw pwede. Sabi ko, bakit hindi pwede? Pag gusto ng mayor, pwede yun. Sabi nila, hindi po pwede. Kasi po, mapipilay po ang marami sa amin. So, our community e-centers or Tech4ED centers should be like that. They are needed by the community. So, actually, in our municipality, kanina po may barangay council din. Yung meron kaming SB counselor na kumandidato, nagamit pa nga niya yung achievements ng Mauban e-learning bill in his platform for his candidacy. So di ba maganda yon na narinig po na ginagamit nila at nakatulong talaga sa lahat. And then, actually, I have been the center manager in Mauban for almost 8 years now. And I can say na kung ako si Darna, pwede ko lang ipasa ang bato ni Darna. Because I can see that we have institutionalized everything. We have established everything. Even the center staff, every one of us, are being evaluated. So we have the evaluation form. Every time we have the training, the speaker or the knowledge worker will be evaluated. And diretso po sa akin yung evaluation, para malaman ko kung talagang nagturo ng maayos. And so, ang tanong nyo, paano kung merong pangit na evaluation? Ito ba? So, syempre po, ang sabi nga natin, kapag masakit ang ngipin, masakit ang buong katawan. So, kapag ang ngipin masakit, ano po ang ginagawa? Pinapabulot natin. So, pinubulot na lang natin yung mga masasakit ng ngipin. So, for 8 years, na ba ang nabulot ko na po? Konti lang naman sila. Pero it's really important to have evaluation so that we will know kung sino yung performer in that. And also, we conduct, kanina nabasa ko po, kapag capability building, we also conduct in-house training so that everybody in the community center or in the Tech4ED center knows every task. So, kung halimbawa, ako ngayon ay knowledge worker, and at the same time, ako ay training manager, next time, pwede rin akong mag-IT, or kapag absent si IT, pwede ko rin ayusin yung hardware problem. So, something like that. We do that regularly. And kasama po yun sa evaluation for renewal. And then, we have the customer orientation and service culture. So, the highlights of the client-oriented service orientation that must be incorporated by all personnel of the eCenter is, aside from the evaluation, is the suggestion box. Kasi sometimes, hindi naman yung trainer yung problema. It's somebody else in the center. So, we have the suggestion box open every 15th and 30th of the month. Then, ang nag-open po lang yung information officer ng munisipyo and that is being submitted to me, then we act on that. So, we welcome feedbacks in making decisions. So, ang napa-assign po sa akin is coordination and partnership. I just want to read to you some points, key points and tips paano maging magaling na coordinator. First, you must treat all sectors and cluster colleagues as allies. So, wala tayong kalaban. Maliban na lang kung talagang kontra-kontra bilang bagsak tayo. Pero ganun pa rin, we must treat them as allies. Kasi sometime, pag dumating yung araw, yung negativity nila ay maging positive din. And nangyayari po yun. Another is, do not take conflict or resistance personally. Rather, as part of consensus building process. Medyo mahirap pong gawin to, pero ito po ay napapractice, no? Kasi minsan,
kapag tayo nag-coordinate and nag-build ng partnership, sometimes may negativity, may resistance, may conflict. Pero sabi nga dito, huwag nating kunin yon as personal. Ang gawin po natin is sama-samahin natin yung mga negativity na yon and make it and convert it into opportunities. Minsan kasi yung mga negativity na yon, pag kinonvert natin into opportunities, yun pa yung nag-aangat sa ating ginagawa. And another is take time to get to know individuals and organizations that are critical for your coordination. Sila po kasi yung mga katulog sa atin. I myself, nung una, ako lang talaga, pero inisip ko, I cannot do everything kasi meron pa akong ibang ginagawa sa LGU. So, kinawa ko, pinarami ko yung sarili ko. Ngayon, yung mga na capacity ng aming LGU, sila ngayon mga leaders ko, leaders ng LGU sa bawat Tech4ED centers. Sila ngayon yung gumagawa ng iba kong ginagawa. Yung iba naman, CSO, siguro nakita sa video kanina, after me, may nagsalita si Enzo. Siya po ay sa CSO siya. Nagpo kami ng cooperative in Carmona. We call that DGWorks Carmona Service Cooperative. Sila ngayon ang nagiging katulog ng local government para umangat pa ang buhay ng mga taga-Carmona. Sila ang nakikipag-partner, nagiging tripartite ang agreement, private, NGO, and the local government. So, ganun po ang nangyayari. So, dapat kilala natin yung mga tao na makakatulong sa atin at isama natin sila, yakapin natin sila. If they have the skills, same with us, huwag po tayong magseselos. Huwag niyong iisipin na threat sila sa atin. Isama natin sila kasi makakatulong sila sa atin. Medyo mahirap gawin yan, pero practicing nyo lang. At lagi niyong basahin yung, or kung sinulat niyo, lagi niyong basahin yung binanggit ko. Another is, use your active learning skills. Always and more than you would like. Ano ibig sabihin nun? Kung meron kayong active learning skills, mas higitan nyo pa ang gawin nyo para mas nakikinig tayo sa kanila. Let others talk while you identify opportunities and incentives and effectively coordinate. So, pakinggan lang po natin sila. Huwag tayo yung lagi na lang ang nagsasalita. May tawag po doon eh, yung parang nagiging masyadong dominante. No? Siya na lang yung nagsasalita. Eh minsan, sa mga maatid sa meetings, when we are coordinating and doing partnerships, lumalabas yung mga ideas. So, we must have active learning or listening skills. And I just want to read to you or to reiterate to you what is a coordinator. Sabi po dito sa aking mahiwagang moment ko, the coordinator is a person-oriented leader. So, hindi sarili lang. So, dapat nagtatrust din tayo sa iba. Sabi nga dito, this person, the coordinator, is trusting, accepting, and committed to team goals and objectives. So, doon na tayo lagi naka-focus. Team goals and smart objectives. No? Meron kasi mga objectives ni Sunfig. So, dapat smart. Ano yung sabihin ng smart? Ano yung smart? Specific? Measurable. Measurable? Attainable? Ano yung R? Realistic and? Time-bounded. So, pag nagkagawa kayo ng objective, huwag na huwag, lagi yung isasama yung smart. No? Kasi minsan, realistic ka rin yung time-bounded. So, lagyan natin lang. Kasi, syempre, meron tayong oras. Minsan, within a year, medium-term goal, medium-term objectives, 3 years, long-term, 5 and a half. So, ano ba ang gusto natin mangyari sa center natin up to this year? So, dapat meron tayong magano. It should be smart. Ito pa po, yung isa. A coordinator listens well. She or he is able to explore positions
identify underlying interests, search for opportunities to reach goals. You will notice kanina pa binabanggit yung opportunities. Kung nag-aral tayo, or meron minsan sa management, meron tayo pinag-aaralan yung SWOT analysis. Kahit hindi tayo expert, not yet, maybe lang yun, no? Yung SWOT analysis. Ano po ba yung SWOT? Strength, weaknesses, opportunities, and threats. So doon pala, basahin niyo, elaborate niyo kasi medyo mahabang discussion po yun. Yung palang word na yan, sana mag-ignite na tayo, alamin natin, basahin natin kung ano yung pag na-apply natin yun sa ating Tech4ED Center, lalakas kayo kasi yan po namin yung discuss na yun. Yun po yung sa coordinator. Sa partnerships, meron po tatlong babang dito, or anip, or sa partnerships. Meron tayong tatlong abilities sa partnerships. It is the ability to track and monitor the performance of each partnership. So if we are the leader or the Tech4ED Center manager, we should perform this ability. We should be able to track and monitor the performance of each partnership. Bakit? At natin inaalam, binomonitor ang partnerships. Kasi minsan may mga partnerships na parang naging auto-ops lang. So, what in time, parang naging for compliance lang. So, i-monitor natin yun. Ano yung partnership natin? Ano yung nakalagay sa MOA? Minomonitor natin natin. Ano yung perform ba ang ating partner? So, if hindi, we should have the ability to determine quickly which partnership to start, keep, or dissolve. So, meron dapat tayong ability na gano'n. Then, paano natin magagawa yan? If we have the monitoring skills, kung minomonitor natin yung ating partnerships. And the third is the ability to dissolve partnerships while maintaining respectful relationships. Paano natin ginagawa yun? There are some key considerations, of course, kapag tayo nag-dissolve ng partnerships. Determine the terms and timing for each or for ending a partnership while you are starting a relationship. The second one is commit to regular checkpoints regarding the progress of the partnerships. Saan natin makikita yung mga checkpoints na sinasabi? Siyempre, in every partnership, may MOU, may MOA, so tinitingnan natin yun, minomonitor po natin yun. Hindi ko magkakaroon ng partnership minsan kasi parang nagiging pag-documentation na lang siya. No? Para magkaroon ng award, nilalagay natin. Para magkaroon ng award, pinipicturan. Pero pagpunta mo doon sa center, wala naman pala nilaman. So, hindi po dapat nilang. We must be a performing Tech4ED Center Manager. And a center manager is a good leader. And a good leader is a good listener. So, ganun po dapat tayo. If we listen, nakakabuha tayo ng ibang ideas sa ating mga kasama, sa ating mga constituents, minsan pati sa ating subordinates, if we are the department head or a supervisor or a manager, may tauhan tayo, so dapat pinapakinggan po natin ang sinasabi nila. And sometimes when we get home, of course, kailangan natin meron tayong alter ego. At pag dumadami, ginagawa natin dapat dumadami, hindi tayo dumadami. Dumadami yung tao na may skills same with us. Hindi naman tayo pare-pareho umugatan sa ating trabaho. Kung may mas bata na may potential, itrain po natin siya. Huwag tayong parang magseselos o parang magiging threat sa kanya. Lahat ng sinabi ko, medyo malaki pagkakaiba tayo ng bad kasi sa kanya talagang pag sinunod mo yung checklist, okay. Yung sa akin, medyo ugali ito, no? Ito ay pinapractice at tinetrain natin sa sarili natin. So, ilang po. Thank you.